Hi everyone, this is Melody of Melody's Kitchen. Welcome back to my channel. Today, magluluto tayo ng bopis na masarap. Ito ay tinawag kong pulutok. Malalaman nyo mamaya kung bakit ko siya tinawag na pulutok. Kakaiba siyang bopis. Let's get started! So, ang maunang natin gawin, syempre, hugasang mabuti ang ating baga. Dahil baga ang ating main ingredients, hugasan natin siyang mabuti. Lagyan ng asin, kuskusin ng asin, tapos hugasan mabuti, and then ibablance natin with boiling water na may ginger para mawala yung kanyang mga scums. Ayan, pakuluan muna natin siya, and then after makuluan, huhugasan ulit, tsaka natin hihiwain. Yan, hugasan ko na siya, inalis ko na yung mga ibang taba niya. Hihiwain naman natin ngayon ng maliliit. Mince ang ating baga. I-mince natin siya. Ayaw ko kasi yung na-mince sa market kasi hindi mo alam kung malinis yun. So, ako na lang ang gumagawa ng pag-mince. Hindi bali ng matagal, basta malinis. Ayan, ilalis ko na rin yung mga laman-laman loob ng ating, ano ba tawag dyan? Esophagus. Lalamunan ng baboy. Ayan, i-mince din natin siya. Dahil yan ang nagpapasarap sa ating bopis, medyo parang may crunchy-crunchy siya pag inilagay mo yan. I-mince natin lahat. At I set aside, meron din tayo ditong laman, as in lean meat. Yung purong laman ng baboy, hahaluin din natin siya ng purong laman ng baboy. Siyempre, i-mince din natin siya. Yan. At yung ating taba naman, ayan, i-slice natin siya. Meron din tayo ditong konting taba para naman hindi masyadong dry. At yan na rin ang gagamitin natin panggisa. Isasangkot siya natin o i-rendered natin ang kanyang patch. So ngayon, meron tayo ditong atay. Kailangan din natin ng atay para lalong sumarap ang ating bopis. Hindi lang siya puro baga. Yan, ang atay ay dapat hiwain ng maninipis at lagyan ng paminta para ma-marinate. And then soy sauce. At ang importante sa lahat ay suka. Yan, ibabad natin sa generous amount of vinegar. Yan, para mawala yung lansa niya. I-marinate muna natin siya. After natin yung ma-marinate, mamaya mag-start na tayo. But before that, meron tayo ditong pang-garnish o pang-paanghang na siling mahaba. Medyo maanghang din yan. Pati itong siling red na to, medyo maanghang siya. Pero magdadagdag pa rin tayo ng siling na buyo para mas masarap. At meron tayong bawang at sibuyas. Yan, pwede na tayong mag-start. Prepared na lahat. So, ang uunahin natin ngayon, syempre, ay yung ating panggisa. Uunahin natin yung ating taba na hiniwa kanina. I-re-rendered natin o isasangkot siya para lumabas at magmantika ang kanyang taba. Yan. Nagmantika na siya. So, wala na yung taba. Naging mantika na. So, ngayon, ilalagay naman natin ang ating bagang hiniwa. Yung mince na baga. Yan. Iprito lang natin dyan. Isangkot sa natin ang ating baga hanggang sa matusta siya. Dahil ang baga pag natusta, pumuputok-putok siya. So, yan ang dahilan kaya tinawag ko siyang pulutok. Kasi pumuputok-putok siya once na natusta na siya. So, ayan. Once na okay na ang ating baga, pumuputok-putok na siya. Ibig sabihin, na-toast na siya. I-set aside. Ilagay lang natin sa isang side para lumabas yung kanyang oil dyan. Para hindi na tayo gumamit ng bagong oil. O mantika. Dahil mamantika na ang ating nilagay na taba. Saka natin ilalagay yung ating bawang at yung ating sibuyas. Igigisa natin siya. Thank you.
Once na nagisa na ang ating bawang at sibuyas, ilagay na natin ang ating minced pork. Igisa rin natin siya. At pwede na nating pagsamahin. Haluin na nating mabuti ang ating pulutok. Lagyan natin ang paminta, pampalasa, at ang ating soy sauce. At ilalagay na natin ang ating atay. Dahil may suka ang ating atay, huwag muna natin siyang hahaluin hanggat hindi siya kumukulo. Yan, once na kumulo na siya, pwede na natin siyang haluin at pagsamahin. Huli na po ang paglalagay ng atay dahil mabilis naman siyang maluto, kaya sa huli ko siya nilalagay. And then after that, namahalo natin, maglalagay tayo na ito ng ample amount of vinegar. Kailangan natin ng 1 cup ng vinegar. Ayan. Huwag muna natin hahaluin, syempre, para maluto ang ating suka. Ayan, natin kumulo bago natin siya haluin. Ayan. And then and lastly, ang ating sili. Siling pula na hindi gaano manghang at ang ating green na sili para pangpakulay na rin ng ating pulutok or bopis para man gumanda-ganda ang itsura niya. Yan. Kung gusto nyong magtagal ang inyong bopis, huwag nyong lalagyan ng maraming vegetable. Pero kung kakain nyo agad, okay lang. Ayan na siya. Pero hindi pa sapat ang kanyang anghang, so maglalagay pa rin ako dito ng siling labuyo. Yan, lagyan natin ng mga 5 pirasong siling labuyo para tamang-tama ang kanyang anghang. Masarap siyang pulutan. Pulutan sa kanin, mapapaan yung rice ka talaga sa sarap nito, promise. Ayan, pwede nang kumain, pwede na tayong kumain. Ready na ang ating bopis or pulutok. Try nyo to. Hindi kayo magsisisi. At pwede nyo siyang ikip, matagal siya masira dahil sa dami ng sukang inilagay ko. Ang sarap niya. My all-time favorite. Pero pag iba ang nagluto, hindi ako kumakain. Gusto ko ako lang yung magluto pag ako kumain ng bopis. So ayan, kainan na naman! Ihanda na ang tagayan ng kanin at kakain na tayo! Muli, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na recipe ni Melody ng Melody's Kitchen.